Wikas. Sa Tagalog po, wikas. Yan, masaya po natin. Meron ako English dyan eh, kasi wala pala akong English. Sige po. Sali na. Okay. Tayo po ito ngayon bilang pagpagalang sa ating banal na salita ng Diyos. Sabay-sabay po tayo. Ang hinihingi ni Yahweh. Ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan? Magdadala ba ako ng kuyang isang taon ng gulang bilang handog na sinunog sa kanyang harapan? Malugod kaya siya kung handugan ko ng libu-libong tupa o umaapaw na langis ng olibo? Iyahandog ko ba sa kanya ang aking anak ng panganay, ang laman ng aking laman bilang kabayaran ng aking mga kasalanan? Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Amen. Hallelujah. Panginoon, ngayong umagang ito, nais naming tanggalin lahat ng harang para kami patuloy na makapagsamba at makapagpasalamat sa iyo ngayong oras na ito. Salamat po sa araw-araw na pagpapala na ibinibigay mo sa amin. At sa oras na ito, buksan mo pong aming puso, aming isipan, anong mensahe mo sa amin, O Diyos. Kulang bang aming ibinibigay? Nabigyan ka na ba namin o wala pa kaming na ibibigay? Maraming maraming salamat po, O Diyos. In Jesus' name. Amen. Ayan. Sino dito yung mahilig manood ng mga telenovela? Amen. Lalo na yung mga Channel 7, Channel 2, ganyan-ganyan, ano. At saka yung mga Tinagalog. O, di ba? Yung mga ano, dinadab, yung nagsasalita pa rin yung bibig niya, pero tapos na yung sentence. Kumain ka na ba? Alam niyo yan. O, di ba? Kaya meron ganito mga eksena, di ba? Yung bida, lagi kawawa. Mahirap. Tapos may mayaman na kontrabida at mapapadaan at matatapunan ng milti para medyo siya. Natapunan ng milti yung mayaman. Ano sasabihin ng mayaman? Ikaw, ganto-ganto ka. Bayaran mo to. Nakakapanood kayo ng ganon? Lagi yun, di ba? Sinong manager dito? Inireklamo ko to. Waitress nyo na ito. Mga ganyan-ganyan yung mga eksena, di ba? At alam mo ba, at kung anong araw daw yun, eksena lang to, kung anong araw daw nangyari yun, Linggo daw yun, nakabihis daw yun. Saan galing yun? Nakabihis, nakanektay, o kaya nakabihis. Parang ganyan, tingnan mo yung katabi mo, nakabihis ba? Maganda ba bihis? O maganda bihis, diba? O saan galing yun? Yung nagagalit na yun, malamang, sa simbahan. Ama, malamang simbahan, Linggo daw nangyari yun eh. So sa lahat, mapapaisip ako, sabi ko, kung minsan, eto naranasan namin to, literal to. Isa dito, nakaranas ang gitin nito. Alam mo ba na yung nagalit sa kanya galing simbahan, pinagbumura siya. At alam mo kung ano ang sabi? Ganyan ba ang itinuturo sa simbahan niyo, mga sinungaling kayo? Aray! Eh, sa totoo lang, wala naman kaming alam doon. Bakit nadadami na naman ang simbahan? Yes. Ang pinakamalupit pa nito, siya, nagaling simbahan, siya ay nagmumura. Ang ganda ng bihes. Ano ang sinasabi lang natin dito? Dapat sa lahat ng oras, consistent tayo. Kapag sinabi mong ikaw ay Kristiyano, mananampalataya, o kahit anong relihiyon ka pa man meron, dapat, alam mo, na pag ikaw ay galing simbahan, kapatid, dapat mapuspos ka dapat. Dapat ramdam mo kung ano yung minessage sa'yo. Hindi tayo dito, laro-laro lang. Yes. Kaya nga, palagi ko po kayong pinaaalalahanan. Tayong mga Kristiyano o mananampalataya, tayo'y binabasa ng tao. Nakikita ko ba ang Diyos sa buhay mo? Ikaw ba ay nakikisalamuha sa mga tao na hindi mananampalataya at masasabi nilang parehas lang tayo. Ay, parehas lang tayo. Minom ka. Ay, ako rin minom. Wala nang problema. Hindi masama uminom. Pero huwag kang magpakalaho. Kaya nga sinasabi ko, ang hirap mang correct
Diba? Ang hirap mangure kung mismo yung nasa paligid mo at minsan nasa loob ng tahanan mo ay hindi nagpapasaway. Amen. Hindi marunong mapagsabihan. So, ang pangyayari niyan, napakahirap. Dapat po, ganito ha, ang sinasabi natin dito, dapat, hindi ka lang Sunday, banal-banalan. Kaya nga may kanta, banal na aso, santong kabayo, natatawa ako, o, di ba? Tumawa ka ng tumawa, kasi minsan ganun tayo. Di ba? Minsan ganun tayo. We feel so holy. Galing ako sa simbahan. Kaya, eto na, pag-uwi ka, talaga naman, halos hindi ka makabasag pinggan. Anak, bugasa mo pinggan. Opo, mama. Opo, mama. Ang bait. Sumunod na, anak, kasa mo pinggan. Ben, ako na naman. Hindi ka lang dapat banal pag Linggo. Hindi ka lang dapat nag-aalab pag Linggo. Hindi ka lang dapat nagbabasa ng Biblia pag Linggo. Dapat kilala mo ang Diyos mula Lunes hanggang Linggo. Ang sinasabi ko dito, di ba? Ano sabi? Ano yung pwede? Ano man dapat kong dalhin? Pag sinabi mo kasing pagsamba, ito yung pinakamataas na bagay na kaya mong ibigay sa Diyos. Sa Diyos na lumikha sa'yo. At sa akin, yung pagsamba, sinasabi dito, full reverence, yung bang pinakamataas na pagsamba, am I giving it to God? Binibigay ko ba ito sa Diyos? Ano kaya, magbigay kaya ako ng guyang isang taong gulang, libo-libong tupa, mahalaga po yan ng panahon noon. Yung langis, olive oil, mahalagang mahalaga yan. O yung anak mo, sino dito mga panganay na anak, taas ang kamay ng mga panganay na anak? Payag ka ba? Naihalay ka? Yung mga panganay, sabi ng mga panganay, huwag naman kami. Pwede ba yung ibang anak na lang, sabi ng mga ibang anak, ba hindi, ang sabi sa Bible, panganay, ang iyo, kayo na lang. Kayo na lang naihalay. Pero sa panahon ngayon, ano ba yung pwede mong i-offer kay God? Ano yung kaya kang ibigay? Alam mo, ang dami nating gustong ibigay kay sa Diyos. Pero meron siyang tatlong bagay na hinihingi sa'yo. Makinig ka rito ng buong buo. Gusto kong pakinggan mo to ng bongga-bongga. Gusto kong pakinggan mo to ng buong puso. This is not just for me. It's for everyone. Ang sabi diyan, anong dapat mong dalhin? Kuya, yan. Inenumerate natin yan kanina. Ang una, ang sabi diyan, ang mga hinihingi ni Yahweh. Ang sabi diyan, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Sa English, to act justly. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa. Ang sabi diyan, to love mercy. Buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. To walk humbly with your God. Mami God, ano po yan? Kung kinokopya mo naman yan, sige, bibigyan kita ng panahon. Ang sabi diyan, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Ang ibig sabihin niyan, to act justly. Ang ibig sabihin niyan, dapat may standard ka ng Diyos. Ano ba yung God standard? Ano ba to? Dapat mamahalin yung damit mo pag ikaw ay sasamba. Ang sinasabi lang po dyan, mamaya sasabihin ko siya. Kasama yan, kailangan ikaw ay harap sa ating Diyos. Hindi sinasabi na napakaganda ng damit mo, pero dapat disente ang itsura mo. Dahil ang kakaharapin mo ay Diyos. Ikaw nga eh, di ba, kapag mag-a-apply ka ng trabaho, anong sinusuot mo? Corporate dress. Pinakamaganda. Ikaw nga, kapag sisimba ka, kapag ikaw mag-aate ng job interview o papasok at sa trabaho, ay mahuli, tama? Ay mahuli. Di ba, dapat may standard tayo na sinusunod. Basahin po natin. Nakopya nyo na, ano? Nandyan din po yan sa Bible, mga bata. Yan din yun. Sige po. Ang sabi sa Titus, masahin po natin. Sapagkat nahayag na ang kagandahan loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang natutulong sa atin na talikuran ang, masahin po ng malakas, makabundong pamumuhay at lamdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili. Matuwid at karapat-dapat sa Diyos habang hinihintay natin ang pinagpalang araw ng ating inaasahan. Itong araw, mahahayag ang kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesu Kristo. Sabi una, talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. Ano yung po yun, Mami Gold?
makamundong pamumuhay. Kapatid, mga bata na narito ngayon na nakikinig po sa atin, mga kabataan, pag sinabi mo makamundong pamumuhay, ito yung mga bagay na wala namang kinalaman sa paglago mo sa iyong pananampalataya. Makamundo kasi yung mundo tuwan-tuwa dito ni hindi nila naiisip ang Diyos. Sino dito ang napakahaba ng oras na dinugugol sa computer sa paglalaro? Ouch! Ay, tumaas si Toloy. Gustong-gusto ko si Toloy. Very honest na bata. Ayun, di ba? Totoo naman yun. Victory! Minsan napapagbintangan nga ako na ang haba daw ng oras na dinugugol ko sa Facebook. Hindi totoo yan. Ano kung wala na akong gagawin kundi mag-Facebook lang? Hindi po totoo yun. Yun na nga ako nag-focus ng magaganda kong picture eh. No? Talaga. Parang ang sama ng loob eh. Pangalawa, ano yung mga damdaming makalaman? Alam mo nang bawal, sige pa rin, dire-diretso pa rin. Ang sabi diyan, may pagpipigil sa sarili. Kung ikaw ay tunay na sumasamba sa Diyos at totoo yan Diyos mo, dapat may pagpipigil ka sa sarili. Alam mo, paminsan-minsan, ang hirap pigilin ng galit. Tama? Amen. Ngayong week na to, nagalit ka ba? Taas ang kami na nagalit. Ngayong week na to. Ako, nagalit ako talaga. Galit na galit ako. Pero pagkatapos nun, humingi talaga ako ng tawad sa Panginoon at naisip ko, ang tindi ng kaaway. Dapat kasama sa iyong paglago bilang Kristiyano, dapat di ka na mag-iinit ang ulo lagi. Hindi mo naman yung maiiwasan kasi kung tayo ay tao. Pero kapatid, huwag mo na manghayaan na parang laruan mo na lang yung pag-iinit ng ulo. Parang napakaliit na bagay, pag-iinit ng ulo, hindi na po tama yun. Pagpigil-pigil naman tayo, tama? Sabi mo sa katabi mo, magpigil ka. Magpigil ka. Yeah. Sa dami natin dito, magpigil tayong lahat. Ang sabi dito, ano daw, talikuran mo yung pagkawalang Diyos, yung para kang wala kang naiisip na Diyos. Walang Diyos. Sabi ko nga sa'yo, yung para bang nabubuhay ka lang, mumulat ka, hindi ka nakapagpasalamat sa Diyos. Tapos sama ka lang, sama sa mga hindi mananampalataya, maniwala ka sa akin. Mahahawa ka. Pag ikaw ay lumayo, pinag-usapan natin ito nung nakaraan, parang apoy. Pag ikaw ay lumayo sa baga, mamaya, wala ka ng apoy. Dapat lagi ka nakadikit sa kapwa mo mananampalataya dahil sa pamamagitan ng mga taong yan, sila ang magpapaalam sa iyo. Sila ang magpapaalala sa iyo na kapatid, anak ka ng Diyos. Ikaw ay sineset apart from other. Ibinubukod ka ng Diyos, ba't ka balik ng balik sa mga kang pagtatawanan? At ang pinakamasakit pa, ang naiinsulto ay pangalan ng Diyos. Tingnan mo yan. Babalik din yan sa dati. Maniwala sa. Babalik sa dati. Magbumura uli yan pag nagatya. Galitin mo. Diba? Galitin mo. Malalaman mo kung magsasalita yan ng hindi maganda. Kapatid, di masama maglawas ng emosyon. Pero kapatid, wag ka magbumura. Wag. Pigilan mo yun, kapatid. Lagi kong pinapaliwanag sa mga bata na, tingnan mo ha, kunyari, nanay ni Aipa, patay na nanay ni Aipa, wala na nanay ni Aipa, mumurahin mo. Hindi ba pag-insulto yon dun sa namatay niyang nanay? Kasi diba, P tapos I. Ay, paano mo nalaman ganun ng nanay ko? Nanay mo ba yon? Alam mo ba naging buhay ng nanay ko? Di ba masakit yon? Kaya po, kahit tayo nagagalit, pigilan po natin yon. Hindi po maganda yung nagmumura. Huwag nating konsintihin, tawag ng laman yun eh. Pag nagalit ka, sige, magalit ka, murahin mo. Ay, sige, gawin mo ganito. Dapat po ang harapin natin ha, dapat yung mukha mo, italikod mo yan sa pangit at humarap ka dun sa God-filled life. Alam mo yun, yung dapat yung buhay mo ay punong-puno ng Diyos. Dapat yung puso natin, dapat nakatuon na Lord, i-honor kita. God-honoring life, ang buhay na nakatuon sa pagsamba at pagbibigay parangal sa Diyos na lumikha sa iyo. Ang sabi nga dito, honoring God. Paano mo i-honor ang isang hindi mo namang kilala at ayaw mong kilalani? Ni pagbubuklat ng Biblia, hindi mo nagagawa. Pero nagagawa mong magbukas ng mga Facebook, ng mga Messenger.
kausapin mo naman ang Lord. Alam mo kung bakit? Winelcome ka niya sa pamilya. Sa pamilya niya. Hindi ka niya itunuring na ampon. Ikaw ay kanya. Siya ang lumikha sa'yo. At alam mo, ang dami-dami dyan sa Bible nakasulat kung paano mo siya i-honor, kung paano mo siya sasambahin, ano yung kaya mong ibigay. Pero ang malupit nun, etong mga listahan na ibigay na ibinigay ng Lord ay against sa sarili nating kagustuhan. Sabi ng Lord, huwag kang maganito. Sabi ng Lord, huwag kang maganyan. Ah, ang hirap naman yan. Taliwas yan sa pagustuhan ng mundo. Mami Gold, pag ginawa ko yan, hindi na ako cool. Hindi na ako kaisa. Tatawanan ako. Aayawan na ako ng mga barkada ko. Ayaw na nila sa akin kasi sasabihin nila, corny ako. Sasabihin ng mga trabaho ko, nagdadasal ko pa ng pagkain. Ay, konting ano lang, magdadasal ka. Diba? Ay, bakit ka pa ganito? Ay, bakit ka ganyan? Ay, ganyan ba sa inyo? Ay, parang ang corny naman sa inyo. Ang sabi ko dyan, dapat igalang natin. Basahin po natin, ang Deuteronomy 10:12. Ang sabi ko dyan, bayan Israel, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa'yo? Ang gusto lamang naman niya, igalang ninyo siya. Sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya paglikuran ng buong puso't kaluluwa. Nabigay mo na ba yan sa Lord? Buong puso't kaluluwa. Nabibigyang halaga ba natin yung kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin? Nabibigyang halaga na ba natin yan? Ano yung kaligtasan na binigay sa inyo ng Diyos? Nagpakapako sa krus. Tinanggap ang hagupit na dapat ay para sa iyo. Ang sakit. Kapag naiisip ko yun, naiisip ko pag gumagawa ko ng mali, napakasakit isipin na yung Diyos na lumikha sa akin, siya na nga lumikha sa akin, siya pa yung masasaktan every time na gagawa ako ng kasalanan. At ang pakiramdam ko, ako yung pumapalo sa kanya sa bawat mali kong gagawin, sa bawat pagtatawa ng mga taong nasa paligid nyo. Sana maisip nyo kung ano yung ginawa ng Diyos para sa ating lahat. I'm sorry, naluluha ako kasi... Dapat meron tayong takot sa Diyos eh. Dapat mahal natin ang Diyos kasi ganun niya tayong kamahal. Pero ano yung ginagawa natin? Huwag natin hayaang tawanan ang Diyos. Kaya natin yun eh. Kasi alam mo, manihid tayo sa kasalanan. Manihid tayo. Gusto natin yung ano eh. Eto, binubukod ka na? Gusto mo pa rin pagtatawanan ka? Bakit? Galit ka ba sa Diyos? Meron ba siyang binabigay sa'yo? Ang sabi sa Bible, be holy, for I am holy. Malayo tayo doon. Napakalayo natin sa pagiging banal. Malayong-malayo tayong makarating doon. Pero kapatid, binibigyan niya tayo ng pagkakataon para isipin, anak, kung ako yung nasa kasitwasyon mo, ganito yung gagawin ko. Tinuturuan niya tayo maging kalmado, tinuturuan niya tayo na maging just, yung maging makatarungan tayo sa bawat bagay. Pag nagawan tayo ng masama, ano gusto natin, gantetagan natin? At minsan, pumapatay tayo para nasasabi natin, di pa mamatay ito. Ay, hindi ka agad ng tawad sa Lord. Nakakainis yung tao niya. Pag makikita ko, nag-iinit talaga ang ulo ko. Naranasan niyo ba yan? Lahat. Meron bang nakaranas yung gano'n? Gusto natin, gantihan natin, di ba? Tapos minsan, nawawala na tayo. Hindi na tayo maka-Diyos. Lahat ng ginagawa natin, kung ano yung gusto natin. Pasagin mo yan, kapatid. Kasi ang gusto ng Diyos, umakto ka ng makatarungan. Makatarungan ba yun?
konti lang ginawa sa'yo, gusto mo gagantihan mo na. Nalimutan mo na yung lahat ng magagandang bagay na ginawa sa'yo. Dahil sa kapirasong bagay na ginawa sa'yo, pakiramdam mo, siya na yung pinakamasama, siya na yung pinakamaarte, siya na yung pinakamasama, ang ugali. Dahil lang sa maliit na bagay na ginawa sa'yo. Sana wag ganun. Pag-aralan po natin na, alam mo ba, na kahit anong ginagawa sa'yo ng kapwa mo, maging makatarungan ka, kasi baka hindi mo alam, yung taong nagagalit, kinagagalitan mo, meron pala yung pinagdadaanan. Baka hindi mo alam, yung taong yan, gusto lang pala niya, tapikin mo siya sa balikat. Baka ang gusto lang niyan, maipanalangin mo siya. Ganun yun. Minsan nakakabugnot, magdating ka sa punto na ayaw mo na talaga. Pero tingin ka, what would Jesus do? Pero pag kailangan mo bigyan ng aral yung mga taong nananakit sa'yo, binibigyan ka rin naman ng karapatan ng Diyos dyan. Hindi naman tayo lagi pwedeng ulaga. Naintindihan nyo? Hindi mo laging ganun. Kailangan din, patutunayan mo rin na meron ka rin Diyos at binibigyan ka rin ng karunungan ng Diyos sa bawat salitang itatapon sa'yo, matuto ka naman depensahan yung sarili mo at depensahan mo yung Diyos na sinasamba mo. Lalo-lalo na pag nilalait na ang Diyos na lumikha sa'yo. Amen po ba doon? Amen! Sige po. Hindi po ako ganun. Sobra lang ako nadadala. Pangalawa, ang sabi niya, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa. Mahalin mo yung magkaroon ka ng kaawaan. Diba? Ang sabi nga dyan, ang gusto ko yung, hindi yung kaawaan, hindi yung mga sakripisyong pinagbibigay nyo. Mahalin nyo ang ibang tao na ang puso nyo, iniisip nyo, ang Diyos ang nagmamahal sa tao ito. Kapatid, sa dami ko ng pinagdaanan ko sa loob ng 4 na taon. Ang sabi ko nga sa inyo, yung pagmamahal na nasa akin ang uubos. Pero yung pagmamahal ng Diyos sa mga taong nakakasakit sa akin, hindi na uubos yun. At yan ang dapat natin i-apply sa mga taong pinagagalitan natin. Pag kasi pag pinairal mo yung galit mo pang sarili mo, wala na, sasabog ka talaga. Love others with God's love. Ito, ang sabi dito sa Hosea, dapat hindi tayo, ano, ang sabi, wag tayong, pag ginawan tayo ng masama, masama rin ang gagawin natin, wag ganun. Diba lagi nga, sino yung may alam ng Our Father, Ama namin, diba? Forgive us our sins. Inulit natin to, sinabi natin to last week. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Marami nagkakamali sa atin, tama? Sino dito yung sobrang bait na walang nanakit sa kanya? Ay, kinaiinggitan kita. Ang ibig sabihin na magkaroon ka ng kaawaan sa kapwa mo, ang ibig sabihin niya, huwag kang manghusga. Huwag mong husgahan yung kapwa mo. Hindi mo alam kung bakit siya nagkakaganon. Tayo dapat nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Tandaan natin, pag hindi mo na kayang ibigay yung awa dun sa tao, ibigay mo sa Diyos. Lord, ikaw lang po ang may kayang magbigay ng kaawaan sa tao ito. Ibigay mo sa akin yung puso na yan, Lord. Gusto kong magkaroon ng ganyang puso. Na kahit anong ginagawa sa akin, ay kaya kong magpatawad. Na kahit anong pang-insulto sa akin, kaya ko pa rin sagutin ng may pagmamahal. Alam kong napakahirap niyan. Alam natin ang istorya ni Jonah, tama? Jonah. Anong sabi ni Jonah? Ano ba naman? Ayaw niya sumunod sa Lord. Alam mo bakit? Kasi iniisip niya, yung mga taga-Ninive na yan, mga makasalanan niya, mga yun eh. Oh Lord, oh, sinabihan mo ako, sabihan mo yung mga tao na yan. Nag-preach siya dun eh. Sabihan mo yung mga tao na yan na mag-repent. Diba lagi sinisigaw, repent, repent. Ay tumalab yung kanyang preaching. Pero kahit tumatalab na yung preaching niya, ano pa rin ang gusto mangyari ni Jonah? Aba Lord, nung sinabi mong tatapusin mo yung mga yan, tapusin mo yung mga yan, ako'y pagod na. Nagre-reklamo sa Lord ah. Nagre-reklamo sa Lord. Diba nung nakaraan, si Elijah sabi, Lord, eh ako na nga lang. Di ba alam mo yun, meron tayong mga ganung attitude, direct na mga reklamador na gusto natin, yung taong pinagagalitan natin ay magdusa. Tama? Amen. Yung totoo? Amen. Amen. Parang, makikita mo. Sabi nga dapat, pagka yung pinapanalangin mo yung tao na yun, dapat positibo. Lord, baguhin mo itong puso ng tao na to. Kasama sa aking pagpapatawad sa kanya, ang kahilingan na Lord,
Baguhin mo ang aking pakikitungo sa tao na to. Baguhin mo ang puso niya, Panginoon. Hindi yung parang, ay nako Lord, para sa amin, para sa amin, Lord. Inuutusan natin ng Lord, di ba, minsan? Para sa amin, Lord. Magsusumuka pa nga sa Lord, eh, Lord, inaapin niya ako. Ano mo ayaw? Ganti mo ayaw, Lord. Di ba parang pag tayo nagsusumbong sa mga nanay at tatay natin, o, dun na, may mga example, sa mga kapitbahay na lang, nagsumbong. Sino? Sino may gawa sa'yo? Halika, samahan mo ako doon. Sino nang away sa'yo? Ganun tayo, di ba? Gusto natin, yung batang ng ano sa atin, pagalitan din. Ama ba ako? Naranasan lahat? Yes. O, di ba? Parang hina na iba, ang bait nila. At kapatid, kapag ka, yun dapat yung pagmamahal natin, yung kaawaan natin. Limbawa, nakagawa tayo na hindi maganda sa kapwa natin. Bawi-bawi naman tayo. Usapin mo, bigyan mo ng something. Peace offering ba? Kasi, kung ano yung sabi ng Lord, kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo na rin sa akin. Tama ba tayo, Lord? Alam ba natin yun? Na pag ginawa mo ng kabutihan ng kapwa mo, ginawa mo rin na rin yan sa Lord. Kasi anak din sila ng Lord eh. At ang sabi diyan, tulungan mo tayo, Lord, tulungan mo ako na magpatawad. Kasi alam mo yung pinakamahirap eh. Ah, sino dito ang hirap na humingi ng ano, sorry? Yung mag-apologize. Lalo alam mo na hindi naman ikaw talaga yung may kasalanan. Example ko lang po, si Jarin. Bakit si Jarin na naman? Kasi marami siyang testimony. Ganito. Napadaan ako sa kanila, maliit pa sila, siguro mga ilang mga 8 years old siguro yan. Ah, 9 years old. Pagdaan ko, nakita ko, hinampas niya yung ate niya. Yung pala, bago pa siya hampasin ng ano na yung ate niya. Pero may mali pa rin siya dahil gumanti siya ate niya yun. Pero, syempre, bata eh, gagante. Eh, pagdaan ko, eksakto, siya yung nandun. Jaril, mag-sorry ka sa ate mo. Pagkasama-sama daw talaga ng loob niya. Eh, bakit ako mag-so-sorry? Eh, hindi naman ako yung may gawa. Siya pa nga nauna. Ang sakit sa loob nun, di ba? Ang hirap mag-sorry. Ngayon, nung inutusan siya sunugin ng bahay na lasian, hindi naman siya ang magsusunog. Inutusan lang siya at susunugin nga niya. Sisindihan na. Nahuli ng nanay. Kasi sunurin yung kapatid eh. Sige, sunugin natin niya. At eto na, magsisindi na siya. Sisindihan na niya. Nahuli ng nanay. Sinong napalo? Ang pinakamasakit pa doon, tinanggi. Doon sabi po ni ate, anong ako? O, di ba? Ouch, ang sakit noon. Pero sabi, o sige, mag-sorry ka. Pero alam mo, sabi sa akin ni Jaril, dahil dun sa tinuro ko, marun talaga siya mag-sorry. You make it up sa person na nakasakit sa'yo o sinaktan ka. Ano lang yan, lilipas din yan. Kaya yung mga nag-aaway, huwag niyo masyadong patuloy niyang away ng mga yan. Away magkaibigan, ayaw away mag-asawa, kasi mamaya bati rin yan. Na tayong mga nakikialam, tayo pa yung nagiging katawa-tawa dahil maya-maya, yung todo-todo payo tayo, maya-maya, pati rin yan. Tama? O, kahit sa mga magkakatropa, kunyari galit-galitan, pero mamaya, ayun din. Pangatlo, ang sabi dyan, tayo ay magpakumbabang sumunod sa ating Diyos. Let's walk humbly with our God. Kailangan nating sumunod sa Diyos, sa utos niya, at ano ba yung direksyon na ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya nga kanina, di ba, ang tanong ko, sino dito yung mga panganay? Kasi si Isa, nakaisa-isang anak ni Abraham, ang sabi ng Lord, i-offer mo yan. Walang i-offer yung anak, panganay na anak. Kaya mga panganay na anak, matakot kayo. Baka mamaya kayong i-offer ng mga magulang nyo. Sabi, Lord, pwede ba? Ito na lang i-offer ko. Sabi ng mga panganay, huwag naman. Huwag kami. Ganito po, mga kapatid. Pagka dumating ka na sa punto na, di ba kailangan mo sumunod, ang dami-daming sinasabi dyan, ang dami-daming utos, ang dami-daming pinagagawa ng Lord. Pag dumating ka na doon sa punto na ano, na sumuko ka na, wala ka nang magawa, ang ibig sabihin niyan, ikaw ay lumalakad na. Kasama mo na ang Diyos. Kasi natututo ka ng Lord, di ko na po kaya. Ikaw na po. Dapat pag sinabi natin, sabi ng Lord, magpaka-humble ka. Ano ibig sabihin ng magpaka-humble? Tagalog. Ano po yung humble?
Mapagpakumbaba, ang ibig sabihin niya, kakalimutan mo yung sarili mo. Dapat nauuna yung Diyos. Putting God first, that is humility. Sa lahat ng gagawin mo, kapatid, rewardan ka ng Diyos. Meron naman siya regalo sa iyo araw-araw. Yung buhay na walang hanggan, regalo yan. At alam mo, kung ikaw ay down na down, siya na mismo magtatayo sa iyo. Ang sabi po ni Abraham, I will not sacrifice to the Lord my God, God burnt offerings that cost me nothing. Kapag po tayo nagbibigay sa Diyos, di ba minsan parang hirap na hirap na magbigay eh. Hirap na hirap ka. Asa na yung tithes and offering natin? Parang nung di pa ako Kristiyano, yung pinakabarya, yun yung ibibigay ko. Kasi hindi ko siya nauunawaan eh. Dapat pala yung pagbibigay natin sa Diyos. Tipong yung parang hirap na hirap ka, the more ka magbigay. Yung parang, Lord, ibigay ko ba to? Dapat may cost, dapat yung bibili mo may halaga. Gusto kong bilhin tong building na to. Gusto ko pong bilhin ang building na to. Sa ang kamay ng Diyos kukuha na yun, kaliwa ba o kanan, ang Diyos ang bahala. Pero nilagay ng Lord sa puso ko yan. At isang araw, sabi ko nga, mangyari nawa ang kaloob ng Diyos. Panatilihin niya tayo mapagpakumbaba. Kung maging atin man ito, panatilihin niya tayo makapagpakumbaba. At pag nagbibigay tayo, magbigay tayo ng may pagpapakumbaba. Yung 10 piso dyan sa pitaka mo, bigay mo yung piso sa Lord. Huwag kang matakot. Meron po akong, yung dati ko pong pastor, siya po yung engineer. Pastor Benny. Siya po ay engineer. Nagtatrabaho sa engineering firm. Siya po ay head ng engineering department. Siya po ay malaking sweldo. Pero tinawag siya ng Lord. Ibinaba niya lahat ng karangalan para sa Diyos. Minsan, pagka tayo nagbibigay sa Diyos ng time natin, ng talent natin, kapatid, huwag tayong magbigay para sumikat. Yung pagbibigay talaga natin, dapat dahil gusto nating paglingkuran ng Diyos. At pag nagbigay ka ng pera dyan, halimbawa, kasi nung panahon po sa Book of Acts, nagbibigay yung mga tao, binibenta nila yung kanilang mga ari-arian. At alam mo yon yung si Ananias at si Sapphira, tinasabi, yan lang ba talaga yung bibigay mo? Oo, nagtinago nila. Hindi naman yun talaga yun eh, yung pagiging honest natin sa Panginoon. Yung mga nagtatrabaho po, ganito dapat yung prayer natin. Lord, salamat kasi binibigyan mo ako ng pagkakataon na maitago yung 75% ng kinita ko. Ibig sabihin, magkano nabigay mo sa Lord? 25% na. Sa 100 pesos, sa lumang tipa nakalagay dyan, tithes and offering, tithes, 10 pesos lang, di ba? Pero sa bagong tipan, ang sabi ng Lord, ikaw ay binibigyan ka na ng kalayaan na magbigay. At hindi lang 10% ang kaya mong ibigay. Pwedeng 25%. So yung 100 mo, yung 25 pesos, ihuhulog mo dyan. Amen po ba doon? Huwag ka mahiya magbigay sa Lord. Dahil yung pagbibigyan mo, siya nagbibigay sa iyo at siya ang may-ari ng lahat ng yan. Okay. Dapat po tayo, nakatingin tayo, nauuna dapat ang Diyos higit sa lahat ng mga taong nasa likuran. Dapat nauuna ang Diyos. Una po lagi ang Diyos. At pag nagbigay ka, huwag mong intayin na, uy, pasasalamatan ako dyan. Kunyari, nagbigay ka ng 100,000, expect mo ba na ipagsisigaw ako dito? Salamat po kay Karil, nagbigay ng 100,000 sa simbahan. Palakpakan po natin ang Lord. Hindi na kailangan yun. Alam ng Diyos yun. Minsan nga, gusto mo pa magbigay, huwag mong sasabihin ako nagbigay niyan, ha? O diba, pag may bibigyan ako dun sa amin, huwag mo nang sabihin na ako nagbibigay niyan. Alam na ng Lord yan, kaya huwag mo nang isisigaw yan. Diba? Ngayon, 100,000 ka rin, ibigay mo na yan. Huwag mo nang hintayin na i-praise ka ng ibang tao. Huwag mo nang hayaan na yung kanang kamay mo ay kailangan malaman pa nung kaliwa mo kung ano yung pinagawa. Tama ba? At pag ikaw ay nananalangin, pumasok ka bilang kasama sa pagsamba mo sa Diyos ng totoo at pagsunod mo, dapat
pumasok ko sa kwarto mo, mag-usap kayo ng Lord. Hindi na kailangan tayong lumuhod. Mula dito hanggang doon, ipakita mo sa tao na ako'y nananalangin. Hindi na, alam na Diyos yung kailangan mo eh. O meron pa. Pag ba nagbibigay ka, kailangan may pictorial. Ako kaya ko lang kayo pinipicture lang kasi kailangan ko ibigay dun sa nagbigay. Pero hindi para sumikat ako na, uy, dahil sa akin, nagkano kayo ng ganito. Marami pong kilala, kailangan ng pictorial para sa pagbibigay. Focus ko sa Facebook. Gusto mo naman, wala namang problema niya para ma-bless ninyo yung ibang tao, ma-inspire. Pero meron pagkakataon na kaya mo yung ibang tao ang umuri sa'yo. No? Dapat po siguraduhin natin yung attitude natin tama sa Panginoon kasi ang binibigyan naman natin ay Diyos. Diba nga kapag tayo ay, eto po yung ano, Linggo, pilitin po natin na dumating na maaga. Huwag nating i-miss yung pagkakataon na tayo ay sumasamba sa Diyos. Musical worship. Bakit po? Ito po yung pagkakataon na tayo naman na magbibigay sa Diyos. Maliban sa mga hindi talaga kaya dumating, kung kaya mo ikaw ay dumating ng maaga, ito yung pagkakataon na sakripisyo natin po ito para sa Lord. Meron daw tatlong klase ng tao na magnanakaw. Meron tong simple stealer. Ito yung mga tao na pakunti-kunti lang yung kinukuha. Mangungupit sa tindahan, magsashoplift. Meron kaibigan, lahat ng restaurant na pupunta namin, kinukuha yung kutsara. O kaya yung mga pantoyo, ganyan siya. Trip niya yun. Teko, ba't mo kinukuha yan? Para may remembrance. Eh, nasa Bicol kami, kinuha niya kutsara. Wala na CCTV nun eh. Kinukuha niya, trip niya lang. Chili powder. Chili powder, mga ganyan. Meron din naman daw sophisticated stealer. Ito yung mga medyo, ano na, mga laki yan na to. At meron din, nasa loob ng simbahan. Meron din mga nasa loob ng simbahan na talagang nagnanakaw. Ano? Tanungin mo yung sarili mo, kasama ba ako dyan, Mami God? Ikaw ba? Nagbibigay ka ba ng time sa Lord? Amen. Yung pantalan mo, alam mo naman magaling kang kumanta, magaling kang sumayo, binibigay mo ba sa Lord dyan? Amen. At alam mo naman na ikaw ay nagtatrabaho, alam mo naman na dapat iseset aside mo yung 10% ng kinikita mo. Ang sabi nga, subukan mo ang Diyos kasama sa pagsambayan, kasama sa worship yan. Kapatid, subukan mo ang Diyos. Ang kinikita mo, iset aside mo. Kung ayaw mo ng 10% lang, 25%. At kung galit ka, sabihin mo, Lord, hati tayo. 50% ng kinikita ko ay iyo. 50% ng kinikita ko ay akin. Hati tayo, Lord. Subukan mo ang Diyos. Bilang kasama po yan sa ating pagsamba. Huwag kang, ano, huwag kang magdamot sa Diyos. Sabi nga ni David, di ba, hindi ako magbibigay ng walang halaga. Dahil ang bibigyan ko ay Diyos. So, tandaan po natin, tayo ay meron tayong utos sa atin ng Diyos. Ang hinihingi niya, maging makatarong ang kasalat ng bagay. Pangalawa, patuloy mong ibigin ang iyong kapwa. Tingnan mo yung katabi mo, kahit hindi ka ibig-ibig, mahalin mo yan. Panghabang buhay yan. Pang-eternity yan. Pangatlo, tayo po'y lumakad ng may pagpapakumbaba kasama ang Diyos. Pili ka, tanong mo yung sarili mo, Lord, talaga bang sinasamba kita? Yan po ang paraan na hinihingi ng Diyos sa ating pagsamba. To worship Him in spirit and in truth. Tayo po ito ba yan? Awitin po natin. Ay, na si Ate Sally. Gusto ko pagkanta mo